Si Huda at si Tamar. Ika-38 kabanata. Nang panahon ding iyon, humiwalay si Huda sa mga kapatid niya at doon nanirahan kasama ni Hira na taga-Adulang. Doon nakilala ni Huda ang anak ni Shua na taga-Kanaan at napangasawa niya ito. Dumating ang panahon, nagbuntis ito at nanganak ng lalaki at pinangalanan ni Huda ang sanggol na Er. Muli siyang nagbuntis at nanganak ng lalaki at pinangalanan niyang Onan. Nagbuntis pa siya at nanganak ng lalaki at pinangalanan niyang Shela. Isinilang si Shela sa Kezib. Si Tamar ang napili ni Huda para maging asawa ng kanyang panganay na si Er. Pero si Er ay naging masama sa paningin ng Panginoon, kaya pinatay siya ng Panginoon. Kaya sinabi ni Huda kay Onan, "Sipingan mo ang hipag mo, dahil tungkulin mo iyan bilang kapatid ng asawa niyang namatay, para sa pamamagitan mo ay magkaroon din ng mga anak ang iyong kapatid." Pero alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak nila. Kaya tuwing magsisiping sila ni Tamar, itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi para hindi siya magkaanak para sa kanyang kapatid. Masama ang ginawa ni Onan sa paningin ng Panginoon, kaya pinatay din niya ito. Sinabi agad ni Huda kay Tamar na kanyang manugang, "Umuwi ka muna sa iyong ama at huwag kang mag-asawa hanggang magbinata na si Shela." Sinabi iyon ni Huda dahil natatakot siya na baka mamatay din si Shela katulad ng mga kapatid niya. Kaya umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Dumating ang panahon, namatay ang asawa ni Huda. Pagkatapos ng kanyang pagdadalamhati, pumunta siya sa mga manggugupit ng balahibo ng kanyang mga tupa roon sa Timna. Kasama niyang pumunta roon ang kaibigan niyang si Hira na taga-Adulam. May nagsabi kay Tamar na ang biyanan niya ay pupunta sa Timna para pagupitan doon ang mga tupa nito. Nang marinig iyon ni Tamar, pinalitan niya ang kanyang damit na pambalo at tinakpan ng belo ang kanyang mukha. Naupo siya sa may pintuan ng bayan ng Enaim sa tabi ng daan na papunta sa Timna. Plano niyang dayain si Huda dahil hindi pa rin ibinibigay sa kanya si Shela para maging asawa niya kahit binata na ito. Pagkakita ni Huda kay Tamar, hindi niya nakilala na manugang niya ito dahil may talokbong ang mukha nito. Akala niya'y isa itong babaeng bayaran. Kaya lumapit siya sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, "Halika, magsiping tayo." Sumagot si Tamar, "Ano ang ibabayad mo sa akin kapag sumiping ako sa iyo?" Sinabi ni Huda, "Bibigyan kita ng kambing mula sa aking mga hayop." Sumagot si Tamar, "Papayag ako kung may ibibigay ka sa akin para makatiyak ako na babayaran mo ako hanggang maipadala mo na ang kambing." Nagtanong si Huda, "Anong garantiya ang gusto mo?" Sumagot si Tamar, "Ibigay mo sa akin ang ginagamit mong pantatak, panali at pati ang iyong tungkod." Kaya ibinigay iyon ni Huda at sumiping siya kay Tamar. Pagkatapos, umuwi si Tamar at tinanggal niya ang talukbong sa kanyang mukha at muling isinuot ang damit na pambalo. Dumating ang panahon at nagbuntis siya. Hindi nagtagal, ipinahatid ni Huda ang kambing sa kaibigan niyang si Hira na taga-Adulam para kunin ang mga bagay na ibinigay niya kay Tamar bilang garantiya. Pero hindi niya makita si Tamar. Nagtanong si Hira sa mga lalaking taga-Enaim kung nasaan na ang babaeng bayaran na nakaupo sa tabi ng daan. Ngunit sumagot ang mga tao, "Wala naman kaming nakitang ganoong babae rito." Kaya bumalik si Hira kay Huda at sinabi, "Hindi ko siya makita." At sinabi ng mga tao na wala naman daw ganoong babae roon. Sinabi ni Huda, "Hayaan na lang natin na itago niya ang mga ibinigay kong gamit sa kanya, dahil baka pagtawanan pa tayo ng mga tao na naghahanap tayo sa wala." Ganoon paman, pinahatiran ko naman siya ng mga kambing, pero hindi mo naman siya makita roon. Pagkalipas ng 3 buwan, nabalitaan ni Huda na ang manugang niyang si Tamar ay nagbebenta ng dangal at nabuntis ito. Kaya sinabi ni Huda, "Dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at sunugin." Pero nang ilalabas na si Tamar, ipinasabi niya kay Huda, "Narito ang pantatak, panali at pati ang tungkod. Ang may-ari nito ang ama ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Kilalanin niyo kung kanino ito."
Nakilala ni Huda na kanya ang mga gamit na iyon. Kaya sinabi niya, wala siyang kasalanan. Ako ang nagkasala dahil hindi ko pinayagang mapangasawa niya ang anak kong si Sheila. Hindi na muling sumiping si Huda kay Tamar. Nang malapit ng manganak si Tamar, nalaman niyang ang sanggol na nasa sinapupunan niya ay kambal. At nang nanganganak na siya, lumabas ang kamay ng isang sanggol. Tinalian ito ng manghihilot ng taling pula para malaman na ito ang unang isinilang. Pero ipinasok ng sanggol ang kamay nito at ang kakambal niya ang unang lumabas. Sinabi ng manghihilot, nakipag-unahan kang lumabas, kaya pinangalanan ang sanggol na Perez. Pagkatapos, lumabas din ang kakambal na may taling pula sa kamay at pinangalanan siyang Zera.